Check it out. Isang magandang araw po muli sa inyo mga sulibay. Sa araw na ito, ako po ay nagpapa-rotabate ng ating bukirin at upang maihanda na ito para sa susunod na taniman. So mga sulibay, ito pong muli at bago tumulo ang ulan ay inumpisa na natin na magpa-rotabate dito sa ating bukid. Medyo malawak na rin yung na-rotavate ng ating nirentahang rotavator. Ang operator ay si Gani Bukat. At syempre, regular ko na po itong tag-rotavate ng ating bukirin. Ang purpose po mga sulibay, kaya tayo ay nagpa-rotavate na ngayon. Magamat May 12 pa lamang at mukhang malayo pa itong ating tag-init. So, kailangan ma-rotavate na ito ngayon upang ang mga damong tumubo ay mamatay na po. Yun po ang purpose natin mga sulibay. So medyo basa pa ang lupa mga sulibay, no? Dahil nga nung nakaraang mga ilang linggo, so a week ago ay lagi namang malakas ang ulan o maulan. So dito sa ngayon ay inantay talaga namin na kumbaga kahit isang linggo lamang na hindi mag-uulan at aming iparurutor o ating iparurutibate itong ating bukid. So medyo maganda po, basa pa pero medyo buhaghag yung pagkakatira at hindi gaanong mahirapan yung ating nirentahang rotavator. So makikita po natin yung sa may gulong ng rotavator, yan ang palatandaan. Kung malagkit ang lupa na kanyang binubungkal, asahan nyo dirikit at dirikit doon sa gulong ng rotavator yung mga putik. O, so hindi tayo pwedeng magpatuloy sa pagrurotor nun mga sulibay. So ganito po ang isang tip sa mga baguhan sa pagsasaka na tayo ay magpa-rotavate ng ating bukirin. Kailangan kung wala pong tubig ay medyo mamasa-masa lamang o yung basa lamang ang lupa para hindi po mahirapan yung ating rotavator na magbungkal. So hindi po dirikit doon sa gulong ng traktura mga sulibay. So ngayon bubungkalin po nila hanggat makakaya itong bungkalin sapagkat sa may bahagi dyan ay medyo basa pa yung lupa, so malagkit po yun. So, dito medyo tuyo na, so ito katamtaman na i-rotavate o bubungkalin. So ayan po mga sulibay, no? Hindi nahihirapan yung usad ng rotavator. Mahalata po natin o malalaman natin na kapag malagkit yung lupa ay hirap pong umusad at saka yung gulong ng talim ng rotavator ay hirap na pupuno yun ng putik.
Ngayon ay buhaghagin ang ating lupa na binubungkal, kaya kainaman ito magaang at madali para sa operator natin na i-operate yung rotavator. Ayan po mga sulibay, tuloy-tuloy lamang ang ating pagro-rotavate hanggang mamaya na ito ay matapos. So pati itong pilapil po mga sulibay, no? Igagrass na cutter natin po ito. O masyadong mataas na po ang mga talahib. Mga ilang buwan lamang po pagkatapos ng nakaraang second crop ay napakabilis pong magsilago ang damo dito sa ating pilapil, lalo na ito. So hindi, ayaw ko naman po ito na isprihan ng roundout o kaya yung mower, sapagkat pag ito inisprihan hindi po maganda para do sa ating pilapil. Nagiging buhanggang po yung pilapil pagdating ng tag-ulan, may tubig na at tayo mamimisita na ating bukirin, ay hindi po natin matutuntungan yung mga pilapil dahil buhaghag siya. Malalaglag po tayo, masisira o mabubuwal yung mga pilapil. Kaya ang gagawin natin mga sulibay ay ipag-grass cutter na lang po natin itong mga pilapil ng ating bukirin.